Yon, good morning sa inyo mga kauban. Pakita ko lang po sa inyo dito yung aking re-referent mga kauban. Kung mapapansin nyo po yung switch po, tugang po yan sa kitchen and CR po, magkasama po siya. So yon mga kauban, so sinilisil natin. Pinagbabawal na technique po ito. Dudungutin natin yung wire. So yon mga kauban, kung mapapansin nyo po, yung switch po niya nakapatong na po sa may lababo kasi po napag-iwanan na po ito ng magtatambak mga kauban. Tinambakan po ito dahil binabaha po, kaya po yung switch niya bumaba po sa level ng sukat ng switch. Kaya po itataas po natin switch, ito nga po snitchel ko para madukot po yung switch. Tsaka natin dito lalagay yung mismong plastic box, yung lalagay natin switch mga kauban. So ito, yun, tinat ko na po yung switch para madukot na po natin yung 3 wires niya mga kauban. Ayun, dito, nagvolunteer si ate na nangungupahan po dito. Bali, nilawan po niya ako ng cellphone mga kauban para makita ko po yung ginagawa ko para limiwanag mga kauban. So yun, tinitipang ko po rito yung sandi niya na may kuryente mga kauban para hindi po tayo maligaw sa pagtatapin ng switch mga kauban sa tugang. Bali yung switch po ng ilaw ng banyo tsaka po itong kitchen nasa po ni pwestuhan ko, bali magkasama po sila sa labas. Hindi po ito naka back to back. Bali, pinagsama po sa labas mga kauban. Bali, ito nga po mga kauban. Bali, ito ang gagawa natin ng paraan para sila ate magkaroon ng maayos na switch. Bali, kaya po pinataas ito mga kauban. Pag naguhugas po sila dito sa may lababo, nababasa po yung switch. Pinaririnig silang pumipisik kasi po baring nagkakaroon ng ground yung switch po mga kauban kasi masyado pong mababa. Kaya ito nga po tinataas po natin. Bali ito, nahila ko na po yung isang wire doon sa may buta, sa butas. Yan, dinudukot po natin ng alambring nakahook para mailabas natin. So yon, hindi ko na po ito nilagyan ng utility. Bali, butas lang po. Bali, yung tubo po flexible lang kaya hindi po tayo nahirapang butasin. Yon, bali ito, pangatlong wire na po yung dinudukot natin dito. Tama po ba? Yung pangatlong wire na ito mga kauban. Yan. Tapos, kakat po natin yung tatlo na yan para mailagay na po natin yung pinaka-cover ng plastics box dito mga kauban. Hindi na po natin nilagay ng utility. Para hindi na tayo mag-silsil, para hindi na tayo magkalat dito sa bahay po mga kauban. Ito ay pawang ginagawa lang po ng mga professional. Hindi po ako professional mga kauban. Nakikiprofessional lang. Yun, sana mapanood nyo hanggang sa dulo. Samahan nyo ako, pasensya na po kayo. Ito lang po yung vlog ko po ngayon. Sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat sa pag-subaybay sa aking channel. Sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe at nagustuhan mo ang aking video, subscribe ka na mga kauban. So yun, ito nga po, sinusukat ko na nga po kung ilalabas ko po yung wire o ipapaloob sa gitna. Yun, naisipan ko yung pinaka-plate po ng plastic box, butasin ko po sa gitna ng kutsilyo na lang. So ito mga kauban, nagyan ko na lang po ng pandikit. Hindi na rin po ako nagbutas para lagyan po ng tornilyo dahil subok ko na po itong bagong labas na no more nail, boss stick mga kauban, napakadikit po nito. Hindi po katulad ng rugby, pag ikaw nagdikit, dalawang klase po yung didikitan nyo, yung pinaka-plate tsaka po yung mismong pader. Ito mga kauban, ang lalagyan nyo lang po ng pandikit, ito lang pong plate. Ayun, kahit po hilahin mo yan, hindi na po yan matatanggal mga kauban, kundi papaluin yan. Apakatibay po niyan mga kauban, yung boss stick. Yun, shout out. Baka naman mga kauban. Ayan, makikita nyo mga kauban, binutas ko po yung gitna. Diyan ko po nilagay yung mismong plate. Nilagyan ko na rin po ng pandikit. May sukat na rin po ng lapis, yung pinaka-pader, para hindi po ako maligaw sa pinaka-level nung plate ng plastic box mga kauban. Oo, yun, no? Diba? Tapos to, kakat na po natin para mailagay na rin natin yung pinaka bagong switch na pinabili ko dito mga kauban.
Ito, bali nilagyan ko ng tape yung line 1 dito, mga kauban, na papuntang switch may linya. Ayun, nag-tapean ko sa baba. Ito, nilagyan ko na ng tape. Parang di po tayo maligaw, mga kauban. Mahirap pong maligaw dito, magkakaproblema pa. Di po ba? Ayan, kinat ko na po yan. May kuryente po yan, bali hindi ko na po pinatayin breaker dahil magkakaroon ng mamatay po yung buong bahay ang mga ilaw, mga kauban, kasi may mga natutulog din po rito sa loob ng bahay, sa may kwarto. Sobra iinit lang ito, mga kauban. So yon, mga kauban, inaayos ko na po yung tugang, lalagyan ko na po ng jumper. So yon, hindi ko lang po na ipakita rito sa video dahil yung camera ko naka-firmis lang po, nasa medyo baba. May bahay po ba? Yan o, nalagyan ko na po ng jumper. Yon, ang nabili po nung yung nagpagawa sa akin, bali national po yata ito, kaya titurnilyo po sa gilid. Ito po yung maganda po ito, kaysa yung sinusuot lang na nakaklip. So yun, no, hinihigpitan ko na po yung tornilyo. Yan, yun po, sisipitan yung tornilyo para po sigurado yung pinaka jumper. So yun, lagay ko na rin po yung sa kabila. Hindi po yan tinornilyo muna, kailangan may jumper ko muna po yung isang linya dyan para isang tornilyo lang, mga kauban. Yun, binaloktot ko po siya para medyo mahaba po yung naikabit ko, mga kauban. Yung wire lang pong ginamit dito, bali 14 lang po. 14.7 na pep-dad siyata ito, mga kauban. Ayan, makakita nyo, ganyan lang po paggawa nung switch, yung tugang. Lalagyan nyo po yung linya, yung may jumper. Tapos yung matitira pong dalawa, tigisan na po sa switch. Ayan, kakabit na po natin yan. At maya-maya po, magkakailo na yan, mga kauban. So dito, mga kauban, bali binilisan ko na lang po yung video dahil medyo ahaba po yung video, mga kauban. Baka mainip po kayo, hindi nyo pa matapos. So yung pagtagaan nyo na po yung video, inuulit ko sa mga subscriber, maraming salamat din po sa pagsubaybay sa akin channel. So hindi po tayo makalabas ngayon sa mga, kung may mga may pupuntahan tayo, siyempre may trabaho po tayo, hindi tayo, wala po tayong, wala pong event masyado rito sa may Balagtas, hindi po tayo makalayo. Kaya ito, mga kauban, bali nag-repair na lang muna ako rito sa may kaibigan ko, mga kauban, dahil nakiusap nga po siya dahil nababasa nga daw po yung switch dito sa umuha pa sa may bahay. So yun, napailo ko na nga po yung isang switch, yung isang banyo po, mga kauban, bali wala pa akong ilaw, kaya hindi po siya umilaw. Yon, nilagyan ko na rin po ng tape yung pinaka-tornilyo. Yon, si kaibigan, nilagyan na po niya ng ilaw yung banyo. Yeah, magalaw pa na po. Na pwede na rin nating pailawin niya. Yon, umilaw na po siya, mga kauban, no. Naka-open na po pala. So yon, nais ko lang po yung ano, medyo tumagilid kasi sariwa po yung pandikit. Na pasobra po yung lagay ko ng pandakit. Pandikit dapat po, so konti lang. So yun, i-cover ko na lang po yung pinaka plastic box. Okay na, yari na po yan, mga kauban. O hindi na po ako dyan nagbarena o naglagay ng tornilyo doon sa pinaka plate po ng plastic box, mga kauban, kundi yung pandikit lang po na bostik. Ito nga po hawak ko, mga kauban, parang bulkasil. Yun, ano po yan, no more nail bostik. Baka naman, yun po yung ginamit ko, mga kauban. Napakadikit po niyan. So yun, ito bali yung switch. Tutornilyo na lang natin para ma-fix po. Kasunod ko yung hinahanap ko, hindi ko makita. Yun, nalaglag po yata sa may baba. Ito, inaayos ko, nakita ko na po yung tornilyo. Tutornilyo na po natin, mga kauban. Sana matapos niya pang dulo. Konti na lang po ito, mga kauban. Makita niyo po yung finished product. Hindi na po tayo gumamit ng plastic molding. Dinukot na lang po natin sa pader yung wire. Sa, so yun, sa mga inaabot po ng baha,
Kung magaling po sa taas po yung mga linya nyo, pwede nyo po ipagawa to sa mga outlet na pwedeng itaas. Pero kung naka-underground po, yung outlet nyo hindi uubra. Kasi po, magkakaroon po ng topping doon sa pinagmulan. Pwedeng mabasa pa po ng high tide. Ito po, galing po sa taas yung pinaka-wire nya, kaya pwede po siyang dukutin. Ngayon, yung linya po ng outlet nyo, kung galing po sa taas at pinaabot nga po ng baha, pwede nyo po siyang pataas. Ikakat na lang po yung wire nya. So, wala pong duktungan. O, nakita nyo naman po yung ginawa ko, di ba, mga kauban? O, parang nagdahilan lang po. Paanong sa dumaan yung kuryente nyan? O, kung di nyo po makikita. O, di po ba? Ayos na. Ayan po, may ilaw na po yung CR. Medyo tumagi. So, yun mga kauban, ha, nakagawa na tayo. Ito po yung pinanggalingan ng switch. Ngayon, dinukot natin dito. Sinisil natin. Ngayon, okay na po. Gawa na po siya. Ayan po, namatayo. Okay na.